Hello guys! Ngayong video, sasagutin natin ang mga katanungan ng ating mga kaibigan. Bali, 7 tanong ito na baka ay makatulong sa inyong pag-aalaga ng African lovebirds. So, at napansin ko lang din na ang dami na nating nag-aabang sa ating pag-give bird kasi hindi lang isa ang ating ipaparakol, kundi 6. Kaya mukhang Excited na ba kayo? Kasi ako excited na eh. Hinihintay ko na lang yung mga inakay, mga itlog. So, abangan nyo lang yung ating parakol kasi 6 ang ating ipaparakol na ibon na para marami tayo agad na ma-share na ibon na mula sa amin, di ba? So, ayun ang ating balita sa ating ibunan. 6 ang ating ipapa-raffle. So back sa topic, sisimulan na natin ang question and answer after ng ating intro. Okay, unang tanong agad kay Jamaica Tan. So, ang tanong niya dito, pwede daw ba i-hand feed pero yung hindi hand feed? Medyo magulo to para sa iba. Bali, ang tinatanong niya dito, kung pwede ba i-hand feed yung hindi hand feed? Bali, parang ano siya, matured na hindi siya sanay sa tao. Yung parang ganun ba? Kapag ganito ang ating balak, hindi natin sila matuturuan. Yung tipong gusto natin silang i-recall, hindi yun maaari kasi mailap sila sa tao. Parang nag-iiwas sila sa tao. Mas okay kasi kapag mag-hand-feed tayo, yung simula inakay pa lang. Yung ganitong inakay. Yung mga 2 weeks old kapag nakadilat na, doon mas magandang i-hand-feed na yung African lovebirds kaysa yung lumaki na hindi natin silang napakain nung simula pa lang. Kaya mahihirapan tayo kapag ha-hand-feedin natin yung ating mga matured na African lovebirds. Pwede naman sila maging close sa inyo pero hindi natin sila matuturuan kung ano yung nakikita natin na natuturo sa hand feed, okay? So, meron lang dyan na ibon tulad nila Maha, pati yung partner niya, hindi sila mailap sa akin kapag malapit ako, hindi sila nagtatago. Yung tipong ganun ba, na parang nakikipag-bonding sila sa inyo na nasa loob ng cage, parang ganun. Pero kung tuturuan natin ng recall, mahirap yan. So, next question tayo. Question ni Dwayne Nero Caseja. So, yung tanong niya dito, ilan pong successor ang binibigay ko? Bali, hindi ako nagbibilang ng successor pellets kapag ako ay magbibigay. Ang binibigay ko lang ay isang kutsara, 1 tablespoon. Ganun lang palagi. Tapos kapag hindi man pansinin nila yung successor pellets, okay lang, pwede niyo ulit itabi yan tapos ibigay sa ibang araw. Tapos kapag ginagalaw naman, naubos ng African lovebirds nyo yung successor pellets, pwede nyo yun ibalik sa lalagyan. Tapos, yung natira, pwede yun gamitin ulit sa ibang araw. Ganun lang naman yun. Hindi yan yung seeds na hindi na nagagamit, hindi na nabibigay ulit kapag hindi na ubos, diba? So, ang successor pellets, kapag hindi ginagalaw, pwede yan ibalik at pwede ibigay ulit sa ibang araw. Okay? Ganun lang ang pag-ibigay ng successor pellets. 1 tablespoon. Next question kay Mike Villanueva. Ang tanong niya dito, ano daw ba ang magandang gawin para hindi mamatay yung inakay na hand feed? Pahingi lang daw ng tips. So, kung gusto nating mabuhay yung ating hand feed na inakay, so kinuha natin yung inakay. Tapos gusto natin silang mapalaki ng walang problema na hindi mamatay. So, meron lang naman dyan simpleng tips. So, kailangan alagaan natin sila mabuti, mapakain natin sila na mabuti, at kailangan natin silang obserbahan, ganon. Kasi, kaya natin kailangan obserbahan ng ating mga African lovebirds na inakay na gusto natin i-handfeed para malaman natin kung ano yung kalagayan nila. Kasi kapag may inakay tayo,
kailangan kasi natin yan ilawan o kaya kailangan maging warm ang kanilang katawan, hindi sila malalamigan. Kasi kapag ang inakay, wala pa masyadong balahibo, lamig ang kalaban niyan. Kasi kapag nilamig yan, maninigas na yan at mamamatay na siya. Ganun lang yun. Balik, kailangan natin silang initan or ilawan para mag-warm yung kanilang katawan para maiwasan yung paglamig. Tapos kung wala tayong pang-ilaw, pwede yung nest box na may puro kusot na puro nesting materials tulad ng kusot or sanga ng malunggay, yung ginagamit kong nest box nung una sa aking mga inakay. So ayun ang ginagamit ko pampainit sa kanila. Bali, kung gusto naman natin kasing buhayin yung ating inakay na hand feed, syempre kailangan natin silang tutukan na baka may mangyari ganyan. So kailangan talaga natin i-observe palagi yung inakay. So syempre hindi natin pwedeng gutumin din yung ating inakay. Kapag tungkol naman sa pagkain, mas okay yung medyo malabnaw. Okay? Kasi kapag malapot yan, parang pag nagtagal sa kanilang crop, ano yan, mukha siyang may laman pa pero wala na. Parang namumuo na, hindi natutunawan yung ibang nabigay mong pagkain. Mas okay kasi yung malabnaw. Next question, kay Mark Joseph Cruz. Curious lang daw siya. May sense of hearing daw ba? Ang lovebirds, saan daw ba nakikita ang tenga nila? So, meron silang sense of hearing. Kaya sila nag-tweet-tweet sa ibang ibon. So, kung curious kayo kung saan ang tenga nila, nandito lang yung tenga nila sa may gilid ng kanilang mata. Ayan. Medyo hindi nyo mapapansin sa camera, pero dyan banda yung kanilang tenga. So, kung kukunin nyo ang alaga nyo, tapos titignan nyo yung kanilang tenga sa gilid ng ulo nila, sa gilid ng mata nila, sa tabi ng mata nila, nandiyan yun. Para siyang maliit na pimples na lumalim, ganun. So, ganun ang itsura ng tenga nila. Next question, kay Mike Joseph ulit. Ilang taon daw ba ang lifespan ng African lovebirds? So, ang pag-uusapan lang natin dito ay yung lifespan, okay? So, ang lifespan ng African lovebirds ay umaabot yan ng 5 years, 10 years, 10 years, 15 years, 20 years. Pero nakadepende yan sa pag-aalaga natin. Kasi kapag ang ibon natin ay lagi natin napapabayaan, syempre hindi yan naabot sa lifespan na inaasahan natin na 5 years, 10 years, ganun. So, kung gusto mo sila mabuhay ng matagal, mas matagal pa sa'yo, ganun. Kailangan mong alagaan sila ng mabuti. So, paano ba alagaan ng mabuti yung mga African lovebirds? Pakainin ng tama, bigyan ng oras para maglibang sa kanilang kulungan, linisin palagi ang kanilang kulungan o kaya yung mga poop tray nila para maiwasan yung paglalanggam o kaya yung pagdadayo ng mga daga o kaya yung paglinis ng nest box kasi pinupuntire yan ng mga butike. Okay? So, ganun lang. Lagi natin silang bibigyan ng malinis na kailangan nila, pagkain, tubig, vitamins, mga laga din ng vitamins para maiwasan yung sakit. Para syempre, uunahan na natin yung sakit. Kailangan natin sila bigyan ng vitamins, di ba? Ganun lang yun. So, kung gusto nyong humaba ang buhay ng inyong mga African lovebirds, alagaan natin sila ng mabuti. So, next question kay Execute Gaming. Tagpo ba walang cattle bone? Magbibreed pa rin daw ba? Oo naman, magbibreed pa rin ang mga alaga natin kung walang cattle bone. Pero asahan natin na kapag walang cattle bone, may ibang itlog na malambot. Yung tipong akala mo balat lang ng plastic, ganun lang. Ganun ang magiging itsura kapag kinulang sila sa calcium. Kasi ang cattle bone, ang mineral block, o kaya kahit anong gamot na calcium na pang-ibon, ayan ay kailangan nila para sa itlog, para tumibay yung egg
shell, okay? Kung wala kayong cattle bone, pwede kayo magbigay ng itlog, yung balat ng itlog, yung eggshell mismo na nilalaga natin. Pwede nyo ibigay yon dahil part din ng calcium yun. Kaya kung wala pa kayong cattle bone, mineral block, eggshell ang pwede, okay? Next question and last question, kay Mark Louis Pineda, may chance ba na naglilimlim ang cup? Oo naman, may mga cup na naglilimlim kapag ang hen ay nasa labas. Kunwari, yung hen mo ay sobrang haba na ng paglilimlim niya sa mga itlog, tapos lumabas siya sa nest box, yung cock naman yung papalit doon sa paglilimlim ng itlog. Siyempre, salitan lang sila kung sino ang maglilimlim ng mga itlog. Tapos sa gabi, parehas silang naglilimlim. Kung sisilipin nyo, mapapansin nyo naman na nakalimlim din yung cock sa gabi. Kapag ano na, kapag nakapatay na yung mga ilaw, kapag gusto nila na magpahinga. Ganun lang yun. So, may mga cock na naglilimlim para tulungan yung hen sa pagbubuhay ng ating mga itlog ng African lovebirds. So, ayun lang guys ngayong video. Sana may natutunan tayong bago para sa ating mga African lovebirds. At kung nagustuhan nyo itong video, bigyan nyo lang kami ng thumbs up. At kung kayo ay bago pa lang sa aming channel, pindutin nyo ng subscribe at ang kampana para lagi kayong updated sa aming future uploads. Tapos, mag-shoutouts na tayo. Bali, hindi ko masya-shoutouts lahat ha. Halos 252 yung comments eh. Hindi ko kayo masya-shoutout, ano ha? Hindi ko masya-shoutout to lahat. So, siguro mag-shoutout lang tayo konti para hindi masyadong mahaba yung pag-shoutout natin. So, shoutout tayo kay Romelito Perey, kay Negative Vibes Lyrics, kay Cecil Agaro, kay Nolan Abugada. Shoutout din kay Boas Casono, kay Angelino Raimundo. Shoutout din kay Jeff Sutana, kay Joseph Ariola, kay Sebastian Chris Maron. Shoutout din kay Ann Farina Marbella, kay Joaquin Cruz. Shoutout din kay Eros Litaw, kay Jose Victoria, kay Prince de Guzman. Shoutout din kay Bossing Ray Dayaw, kay Wendell Crespo, kay Joed Zamora. Shoutout din kay Dominic Lastra, kay Jake Mesa, kay Jansen Melendres, kay Jansen Pasqua. Shoutout din kay Mark Daniel Miranda at shoutout kay John Russell Sapno. So ayun lang guys ang ating masya-shoutout ngayon kasi sobrang dami nyo. Hindi ko kaya isa-isahin. 252 kayong nag-comment. So kung gusto nyo pa-shoutout, babawi ako sa inyo next video. Comment lang kayo dito. Tapos kung may mga katanungan pa po kayo, i-comment nyo lang yan at sasagutin namin yan. So, ayun lang guys sa ating video. Salamat sa mga sumusuporta. Mag-ingat po ang lahat and we'll see you on the next video.